Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na pansamantalang isinaisantabi ang kanyang natatanging pangarap para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Panadero ang tatay ko. Sa ganong trabaho niya kami pinuhay na magkakapatid. Kaya bata pa lang, nagkahilig na ako sa paggawa ng pinapay. Sabi ko sa nanay at tatay ko, mag-aaral ako ng mabuti at magtatayo ako ng sarili naming bakery. Buo na ang plano kong yun. Ngunit, minsan pala, kailangan nating maging practical sa buhay. Tanghalian na. Pinapay lang bang kakainin mo? Opo, Nay. Sabi kasi ni tatay, tikmang ko raw po kung masarap tong bagong gawa niyang tinapay. Tikim lang ang sabi niya. Hindi niya sinabing gawin mong ulam at kanin yan. Oo, kumain ka na maayos. Busog na ako, Nay. Ano? Eh, nakaubos na po kasi ako ng 5 peraso nito eh. Ay, nakuya ba kasi yung bata ka. Kaya tumataba eh, kasi puro nalalibadura yan tiyan mo. Ano yung talaga? Eh, sino ang papakainin niyo? Siya na lang kumain para sa akin. Ay, eh, nandiyan ka pala. Eh, bakit kasi hindi ka nagsasalita? Ano pa ba naman naaasahan mo dyan, Nay? Kumain ka na. Eh, bakit nga pala nandito ka na naman sa bahay? Wala po si na mama at papa. Laki-laki ng bahay niyo, pero palagi ka nandito sa amin. Magpalit na lang kaya tayo ng bahay. Pangisi-ngisi ka lang dyan. Eh, sige na, kumain ka na. Salamat po. Balik sa bawang. Oh, ayan. Ay, balita ako. Gusto mo rin daw magtayo ng sarili mong bakery, Nick? Pero gusto po magtrabaho muna sa abroad para mas mag-improve ang skills ko sa baking. Magiging magkasosyo kami sa negosyo, Nay. Konting kembot na lang. Gagraduate na kami. Mm-hmm. Pareho na kami magtatrabaho sa food industry. Tapos, kapag nakaipon na kami at nakakuha na kami ng experience, pwede na kami magnegosyo. Diba? Yayaman na tayo, Nay.